I guess quick discussion lang tayo dito kay Dogs. As we can see, upcoming na. Discuss lang natin dito, guys, yung mga possible na, na mangyari before and during the listings. So as of now, itong si Dogs hindi pa totally nagre-reflect doon sa pinaka-wallet natin, guys, no. So yung pinaka-TGE or listings niya sa spot ay 3 days as per the countdown dito and 49 minutes, guys, no. So approximately 7:08 PM on the 23rd, guys, no, kasi 20 tayo ngayon. Pag-usapan natin dito, guys, yung magiging possible price, no. Ano yung magiging reaction ng price? Share ko nang dito yung pinaka-experience ko kay Natcoin before. Ano yung nangyari sa presyo ni Natcoin? And advance congrats kagad dito sa may mga Dogs, no, kasi wala totally if ever na sinundan niyo yung process nito papunta dito sa exchange. Kahit piso, guys, no, walang nilabas dito. So it's 100% na free itong airdrop na ito, no. So walang gas fee. So meron tayong video niyan. Discuss din natin dito, guys, itong sa Web3 na merong airdrop din. Ito naman NFT, no, kay Mongate Power Up NFT giveaway ito. So ongoing pa rin ito. Ayan, as we can see dito sa application na ginagamit natin. Pero unahin natin i-discuss yung Dogs, no. So ngayon, bago tayo dito mag-start, guys, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, guys, no. So for now, pag-uusapan muna natin si Dogs. Balik muna ako dito sa exchange tab. Ayan, as we can see dito, guys, itong si Dogs. Ayan, andito yung pinaka-overview niya. Malilist ito sa spot, no. On the 23rd, makikita natin dito yung actual price niya sa spot dito. Pero as of now, guys, puntahan muna natin yung kay Natcoin, guys, no. Maybe I'll compare na lang muna as a reference lang yung kay Natcoin. Pero totally, hindi siya guaranteed na ganun yung mangyayari, guys, no. Again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference. Does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some updates dito, ideas lang, no. And sa mga nagtatanong ko ano yung opinion ko na possible, no, yung probability na mangyari dito sa kay Dogs. So punta muna tayo dito sa trade. Ayan. And then dito sa spot. So dito piliin muna natin si Nat. So dito search natin si Nat. Ayan. Ano nga ba yung ginawa niya during nung pag-less niya sa spot, no? So dito check natin sa pinaka chart niya. As per checking dito, yung nangyari during its listings is yung pagkakaroon ng volatility. Sobrang lakas ng volatility na itong si Nat. Ito, guys, during day 1, nagkaroon siya dito ng pagbaba ng presyo. Ayan. So from this level, try ko lang dito, guys, na i-adjust sa cellphone natin. So during that time, guys, ito listings, itong kay Natcoin, nagkaroon siya dito ng pagtaas muna ng presyo, niretest niya yung 0.009 something, and then pagkatapos niya nagkaroon siya ng retracements, buwagsak siya, I think 1, 2, 3, 4. Since naka daily time frame tayo, guys, bilangin lang natin itong candle na ito as considering na 1 day ito, no. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days nagkaroon siya dito ng accumulation, no? Kasi sa 4 hours time frame makikita ito na accumulation, guys, no. So 9 days nagkaroon siya ng accumulation, nakita natin dito yung pinaka support niya, and then after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and another 9 days, guys, doon siya ulit nagkaroon ng pagtaas ng presyo, no. So as we can see dito, pero yun, siguro patience lang din dito yung labanan din, guys, no. As we observe kasi dito, if ever na nagkaroon siya ng retracements tapos nagkaroon ng panic sell, yung iba nagsipagbenta, no. Yung iba din dito, guys, magandang strategy yung iba nagbenta tapos rebuy na lang dito, pero hindi kasi natin totally alam yung mangyayari, guys, no. Wala naman tayong magic ball, kahit meron tayong magic ball dyan,
hindi natin totally alam, no, kung ano yung potential na mangyari sa price action, kasi potentially pwede pa rin siyang bumagsak, no, and magkaroon ng pagbaba ng presyo pa below that price, guys, no. So it depends pa rin ito sa developments, strategy ng team ni Dogs. And itong kay Natcoin kasi is kauna-unahan na meme. Yun yung nangyari dito, guys. But I don't guarantee, guys, na ganito rin yung mangyari kay Dogs, no. So yun, it depends pa rin dito, guys. I just share lang dito kung ano yung nangyari kay Natcoin. Hindi guaranteed na ganito rin yung mangyari. So for Dogs naman, tingnan natin, guys, kasi as per checking dito sa pre-market, ayan, palitan lang natin to ng itong Dogs, no, 0.0037. Yung iba, they have this different price. Ito kasi, guys, for me, na own opinion ko lang ito, price in na ito na something like an all-time high na ito, 0.0037, no, for Dogs. Kasi nung nagkaroon ng update, check natin yung pinaka-chart niya, dito sa kanyang price, nagkaroon pa ng pagbaba ng presyo and yung supply, no, nung nagkaroon ng update sa supply rather, ay nagkaroon siya ng pagbaba ng presyo, no, just to price in yung market cap, no, kasi kailangan din natin, guys, i-consider na yung market cap and then yung supply, no, kasi dyan tayo magbe-base ng calculation na magiging presyo ng isang asset, guys, no. If sabihin natin na mag 10 cents ito, kailangan maybe around 50 billion yung magiging market cap dapat, no. Tapos if dami nagsasabi, $1. For me, sa current supply niya, guys, I think hindi kayang ma-reach yung $1, guys. Masyadong, for me, own opinion ka lang, guys, kasi kailangan niya ng malaking market cap. Diniscuss na natin yung mga potential scenario na pwedeng maging or pwedeng tumaas yung presyo nitong si Dogs. Pero yun, para sa akin lang, ang daming mga scenarios, ang daming factors na kailangan natin consider para sa presyo ng isang assets, no. Pero na-discuss ko na rin yan sa previous video natin na kung gusto talaga tumaas ng presyo nito, just like the burning mechanism and yung vesting schedule, ibahin nila. So yun siguro yung insights ko lang, opinion ko lang, guys. For now, punta na tayo, guys, doon sa airdrop, no. So punta lang tayo dito sa wallet and meron tayo dito pinaka-assets. Yung official link naman nito, guys, lalagay ko sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. Meron na ding trading fee discount and para na rin makaiwas sa mga phishing links online, guys, no. So dito sa wallet tab, ayan, pupunta tayo dito. Punta lang tayo dito sa may marketplace, guys, na ito. And then meron dito ongoing, so 6 days ito, kay Moongate Power Up NFT giveaway. So select lang natin ito. So yung type nitong campaign na to is subscription, no. So once na sinelect natin yan, ay meron na mga participants. Yung reward dito is itong free Moon Odyssey na power up, no, kay OKX. So blockchain niya is Arbitrum 1 and yung supply is nasa 5,000, no. So you can just join dito as per recording this video, 6 days. And kailangan mo lang meron ka ditong 0.001 ARV ETH, no, during this event. And then dito, kailangan meron kang X, formerly Twitter. Repost mo yung details dito. Once na clinic mo tong retweet, mapupunta ka dun sa official link. And andito naman yung pinaka-simple task, no. So pagkatapos nyan, pwede mong balikan ito para makapag-join at ma-meet yung conditions dito. Off-screen siguro, mag-join ako dito. Kasi it's time-consuming pa para i-discuss natin ito. Pero under siya ng Arbitrum, guys, no, ito. So na-connect na rin yung wallet ko dito. Just join now. And pwede kayo dito, guys, na makakuha ng NFT, no. So itong NFT, if ever man na ma-receive nyo ito, ang ibang NFT dito na airdrop before nagkaroon ng presyo, merong pinaka-certain use cases, and ngayon mataas na yung presyo, pwedeng ibenta naman dito. And on that way, from free to profits, no. Yun, pwede nyong puntahan ito, guys. Ang dami pa dito mga allow list and airdrop, no. Pwede nyong puntahan ito. Ayan, yung mga NFT, you can just check this out, guys. Yung mga nilaunch nyo dito is nasa 168 na participants, nasa 3.3M. And yung amount nasa 5.26M drop events dito sa may
Web3 wallet ni OKX, guys, no? So, yun, you can just browse this one, guys. Itong kay Moongate Power Up NFT giveaway. Hope you get some updates dito, ideas sa video natin. Kay Dogs, ano yung opinion ko. And kung hindi nyo pa pala, guys, napapanood yung video natin, na diniscuss ko dito yung mga potential scenarios, ano yung pwedeng mag-drive sa price action itong si Dogs. Other ideas or factors na pwedeng mangyari is that lalay ko na lang dito sa screen yung video na yun. And see you sa video na yun, guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.